Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kung ang tadhanang nakalaan para sa'yo ay ang maging maligaya, hayaan mo lang na mangyari ito. Hayaan mong tangayin ka ng simoy ng hangin tungo sa mga pangarap mong naglalakbay kasabay ng pagdaloy ng tubig at piliin mo maging masaya dahil itinadhana sa'yo ang di mo inakalang babago sa buhay mo na magbibigay kulay sa mundong pinangarap mo. Napuno ng takot ang puso ko. Akala ko di na ako mahanap ni Sean. Pero dumating siya. Subalit ang mukha niya. Tila ba sinuong ni Sean ang mga apoy sa tubuhan upang mahanap ako? Masaya ako dahil magkasama na kami ngayon. Subalit hindi ko alam kung ito na ba ang huli, kung katapusan na ba. Dahil lahat ng nakikita ko sa paligid ko ay nilalamon ng apoy. At ilang saglit na lang alam kong hindi na kami makakaligtas ni Sean. Niyakap ko na mahigpit si Sean. Tahimik lang siya. Alam ko nahihirapan na siya dahil sa mga usok at init sa buong paligid. Ito na lang yung magagawa ko upang kahit sa huling sandali ay maiparamdam ko sa kanya ang pagmamahal ko. Ang yakapin siya ng mahigpit sa huling oras namin dito sa mundo. Ipinikit ko ang mga mata ko. Hinayaan kong mangyari ang nakatadhana. Subalit heto, tila ba hindi pa ito ang oras ng katapusan. Naramdaman ko ang bawat pagpatak ng ulan kasabay ng mga kulog at kidlat. Isang malakas na ulan ang animoy ibinuho sa tubuhan. Siguro hindi pa ito yung oras namin ni Sean. Sean, ang lakas ng ulan. Yung mga apoy nawawala na. Wika ko, subalit hindi sumasagot si Sean. Tahimik lang siya habang yakap ko siya. Sean, uy, gising. Pawala na yung mga apoy. Makakauwi na tayo. Gumising ka, Sean. Uuwi na tayo. Wika ko. Subalit, walang naririnig si Sean. Nakaramdam ako ng takot. Walang mali si Sean. At mula sa mga bisig ko, hindi na ako nagsayang ng oras. Binuhad ko si Sean palabas sa tubuhan. Agad kami nakita ng tatay at nanay niya. Pagkakita nila sa amin ni Sean, "Amito, ano nangyari kay Sean?" Wika ng tatay ni Sean. Hindi ako makasagot. Kasi ako may kasalanan kung bakit sumapit sa ganito ang sitwasyon ni Sean. "Anak, gising. Kaya mo yan. Andito kami ng nanay mo. At saka magiging kuya ka pa. Huwag kang susuko, anak." Wika ng tatay ni Sean. Kinuha niya kaagad sa akin si Sean at dinala niya sa sasakyan nila Joshua. Masyado nang magulo ang isip ko sa magkahalong takot at kaba na nararamdaman ko. Basta ang alam ko, sumakay ako sa sasakyan kung nasaan si Sean. Hawak ko ang kamay niya at di ako bibitiw dahil pangako ko yan kay Sean kahit anong mangyari. Pagdaan namin sa tulay, maraming mga pulis ang nadaanan namin. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero ang mahalaga ngayon ay maging maayos na ang lahat. At alam ko na babalik na din sa dati ang lahat. Alam ko na magigising ulit si Sean kasi hindi ko kakayanin kung mawawala siya sa akin.
Mito. Kailan daw ako uuwi? Gusto ko nang umuwi. Namimiss ko nang sumakay sa kalabaw. Wika ni Sean. Mamaya, uuwi na tayo. Huwag kang excited. At saka huwag kang sasakay sa kalabaw. Di pa magaling yung mukha mo. Wika ako. Bakit? Ano ba nangyari sa mukha ko? Bakit hanggang ngayon eh, may tapal yung mukha ko? Wika ni Sean. Tatanggalin din yan mamaya bago tayo umuwi. At saka Sean, sorry ah. Dahil sa akin kung bakit nagkaganyan ang mukha mo. Medyo nasugatan nung puntahan mo ako sa tubuhan. Wika ako. Mito, ano ka ba? Hindi mahalaga kung anong itsura ko ngayon. Ang mahalaga eh, nakaligtas tayo. Pero baka maghanap ka na ng iba kasi may sugat na yung mukha ko. Wika ni Sean. Huwag mong isipin yan, Sean. Ano ka ba? Mahal kita. At di magbabago yun. Pero, bawal mo nang kumain ng tubo. Baka mabanat yung mga sugat sa mukha mo. Sabi kasi ng doktor, babalik din daw yan sa dati kapag magaling ka na. Kaya huwag ka nang mag-alala. Gwapo ka pa din. Wika ako. Ganun ba? Namiss ko na kasing kumain ng tubo, Mito. Baka naman pwede. Wika ni Sean ng kulit. Hindi nga pwede, Sean. Alam mo namang malaki to. Paano kung tumabingi yung mukha mo? Ay, nako. Wika ako. Oo na, hindi na. Wika ni Sean. Ay, nako. Ang kulit niya. Bawal kasi muna ngayon. Inayos kasi yung mukha niya. Kaya eto. Bawal muna sa kanya ang tumawa. Tapos, kumain ng mga medyo malaking pagkain. Kaya bawal yung sa akin. Sobrang laki kasi nito. Mito, asan pala si Joshua at Jason? Tanong ni Sean. Ayun, nasa tubuhan. Medyo madami silang ginagawa. Alam mo naman, kalahati ng tubuhan ang nasunog. Siguro, kung di umulan ng malakas eh, sunog ang buong tubuhan. Wika ako. Ganun ba, Mito? Wika naman ni Sean. Huwag mo nang isipin yun, Sean. Tapos na ang lahat. At alam kong wala na mangyayari ulit na ganun. Siguro, yun na din ang hatol kay na Magdalena at sa driver niya. Wika ako. Nung gabing nangyari ang gulo, mabilis na tumakas si Magdalena at yung driver niya. Subalit sa pagsapit nila sa may tulay, hinarang sila ng mga pulis kaya ayun. Dahil mabilis ang takbo ng sasakyan nila, dumiretso ito sa gilid at nahulog sa tulay. At sa kasamaang palad, hindi na nakaligtas si Magdalena at yung driver niya. Sumabog kasi ang sasakyan nila. Marahil, ito ang hatol sa kanila ng tadhana. Kaya ito, sa pagsapit ng oras na uuwi na kami, tinanggal na ang mga tapal sa mukha ni Sean. May mga konting sugat na lang. Di naman malalim at alam kong babalik din sa dati ang mukha niya. At ang bilin ng doktor, bawal tumawa at bawal kumain ng malalaking pagkain. Kasi bawal pang ibuka ang bibig. Kaya ito, pagka-uwi namin ni Sean, iniiwasan ko magpatawa. Baka kasi masira yung mukha ni Sean. Nasa bahay lang kami palagi. Hindi rin kasi siya nalabas. Baka daw kasi mapasukan ng alikabok ang mukha niya. At dahil mabilis talaga lumipas ang mga araw, alas isang buwan na ang nakalipas. Parang tila ba, normal na lang ulit ang lahat. At si Sean, parang wala nangyari. Magaling yung doktor na umayos sa mukha niya. Bumalik talaga sa dati ang itsura ni Sean. Mito,
Pwede na ba? Wika ni Sean pagkagising namin. Ay nako. Kada umaga eh. Iyan ang naririnig ko mula kay Sean. Excited eh. Sige na. Pwede na. Wika ako. Kaya ito. Napapikit na lang talaga ako. Kasi naman si Sean, parang zombie. Kung sa bagay, isang buwan siyang nagtiis. Kaya ito. Kain lahat. Ay nako. Kaya ito. Matapos makain ni Sean ng tubo, ako inanghina talaga. Tatlong sunod ba naman? At ito, maaga kami nagtungo sa tubuhan. Nakasakay kami sa kalabaw katulad noon. Nakakatuwa lang na bumalik na ulit sa dati ang lahat. At pagkarating namin sa tubuhan, aba, si Joshua at Jason na yun, naghahabulan. Ang lalandi. Dayo pa ng tubuhan eh. Ganito lang siguro talaga. Kapag nagmamahal ka, masaya lang sa bawat oras na kasama mo yung taong pinakamamahal mo. At alam kong wala nang pagsubok pa ang makapagbabago ng nararamdaman ko para kay Sean. Mahal na mahal ko yan eh. Naiiyak tuloy ako. Ewan ko ba pero pinipigilan ko. Baka sabihin ni Sean na maarti ako. At sa paglipas pa ng mga araw, buwan at taon, hindi ko talaga hinayaan na mawala sa paningin ko si Sean sa bawat araw. Nanirahan na ako kasama siya at ang pamilya niya. Ako na yata ang pinakamasayang tao sa lahat. Mito, bilisan mo na. Ang bagal mo naman. Wika ni Sean. Ikaw naman kasi Sean. Sabi ng mamaya na lang pag-uwi. Eh kinain mo pa din ang tubo. Ayan tuloy late na tayo. Wika ako naman. Oo na. Ako na may kasalanan. Tara na. Late na tayo sa binyag ng kapatid ko. Ninong ka pa naman. Wika ni Sean. Si Sean kasi may pahabol na kapatid. Nakabuo pa ang tatay at nanay niya. Lalaki ulit. Kaya ito, paglabas namin, naghihintay na si Joshua at Jason. Mga ninong din. Dito na din kasi sila nakatira sa tubuhan. Ay nako. Kaya ayun, magkakasama pa din kami hanggang sa huli. Nakakatuwa lang talaga na minsan may darating na pagsubok. Pero huwag tayong susuko kasi malalampasan natin to. Ang mahalaga ngayon, masaya kami at alam kong happy ending ito hanggang sa huli. Ang buhay, maikli lang talaga. Kaya kung ano man yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, gawin mo na. Para wala kang pagsisihan sa huli. At kung mahal mo, huwag mong sasaktan. Mahalin mo ng wagas at walang alinlangan. Sige na. Hanggang dito na lang ang kwento namin. Si Sean kasi nagmamadali na. Late na daw kami sa binyag ng kapatid niya. Ay nako. Ang hilig kasi sa malaking tubo. Kaya ayan. Na-late kami. Ito man ang wakas ng kwento sa tubuhan. May panibagong kwento ang magbubukas upang iparamdam sa inyo ang tunay at wagas na pagmamahal. Nawa ay napasaya ko kayo. Maraming salamat sa pagsubaybay.